Alright guys, katatapos ko lang i-review itong Taiwan beer na mango flavored. I-review naman natin itong Bondox or Bondax Brewing Company Session Ale. Alcohol is 5.4% ang alcohol niya. Medyo mas mataas ng bahagya sa mga typical na lager beer katulad ng San Miguel na 5% lang alcohol. Bondox Brewing Co. or Company ay Filipino made ito. Alam ko ang pioneer nito ay Ilocano. Pero nasa Manila ata ang ano ito, brewery. Tingnan natin. Ayan. Well, proudly brewed in the Philippines. Craft beer ang mga type nito na beer. Tapos, ang type nito ay hindi lager beer na katulad ng mga San Miguel. Karamihan ng beer ay lager. So at least meron din pala sa Pilipinas na mga beer na ale ang mga type. Dalawa lang kasi ang mga beer type guys. It's either lager, na yun ang karamihan alam ng mga tao. Sa Europe naman, marami naman ale na bihira sa Asia. At buti na lang, ale ito ang type nito. So, at least ang mga Pinoy makakatikim ng ale type na beer. Pinaliwanag ko na guys dati ang pagkakaiba ng ale tsaka lager. Ilagay ko na lang sa video na to yung clip. Bale, dalawa lang ang klase ng beer guys. It's either lager o ale. At ang karamihan na iniinom nyo or most likely ang mga iniinom nyong beer ngayon ay nasa lager category yon. Ang mga lager, ang mga karakteristik niyan is clear. At from the root word na lager or lag, bottom fermenting yeast ang mga lager. So, ang natitirang liquid sa taas is malinaw. Samantalang itong mga type na ale ay nasa top fermenting yeast. At mas mabilis itong gawin. So, may mga natitira pa siyang mga flavor at mga elemento sa liquid. Kaya, usually, ang mga ibang ale na product is malabo. Okay, diretso tayo guys sa graphics. Ang graphics na pinili nila ay black and white, as you see here. Tapos, hindi pa sila masyadong established na brand. So, itong graphics nila, yun, sticker lang pinaikot guys. Hindi pa siya nakaprint mismo dito sa aluminum can. Wala rin siya ditong bar, yung panang price bar. An easy drinking pale ale full of flavor, perfect for kicking back with friends. Ingredients: water, malted, unmalted grains, hops, and yeast. Okay, may mga Instagram sila dito, Facebook, hashtag. Ito yung graphics niya rito. I think meron siyang iba-ibang flavor, mga 6 ata o 5. At itong nakuha ko ay yung session ale na 5.4%. May kwento rin sa website kung bakit Bondox ang pinangalan nito, Bondox. I think mahilig yung pioneer nito, Mamondok rin. At saka yung Bondox na term is nahango ba ng American soldier nung nasa Pilipinas yung gera. Kasi yung mga tao, ang tawag nila is Bondox sa mga probinsya. And then, naging somehow na-adapt ng Amerika, nagkaroon na term na Bondocks. That means, provincial yung area o lugar. Tapos, may ligyang din nata umakit ng bundok yung ano nito, pioneer o yung nagkumawa nito. So, in-adapt niya yung pangalan. Okay, buksan na natin guys. Huwag na natin patagalan. Pagdating sa graphics pala guys, gusto ko siya. May ligyang ako sa black and white. Sapatos, damit, black and white, Vans na sapatos. Para sa akin, maganda sa mata yung aesthetic ng Vans, Puma, mga black and white, yep. So, type ko siya. Yung logo, may puno. Anyway, isa sa mga idea lang kung bakit kinuha niya pa rin word na Bondox is probinsyano din itong pioneer nito na Ilocano. Ang tingin, ang alam ko. Okay, huwag na natin patagalin. Graphics, 1:10, 6 siguro, 7. Okay. Oh no,
Nahalo natin, guys. Ay, sumabog. Mabula pala itong alak nila. Maalog mo. Or punong-puno siya. Tingnan mo. Alright. Ang kulay niya is striking agad na medyo darker than regular na mga beer na alam natin. Another thing sa mga ale type na beer ay usually, ayan nga, malabo siya, cloudy guys. As you can see, hindi siya transparent fully. Ang bubble niya is medyo malalaki at dahan-dahan na rin bumababa. Ano kaya yung flavor nito? Ano ba sa ingredients? Typical ingredients ng beer. Malabo lang talaga siya, guys. Tikman natin. Ay, amuyin muna natin. Alright? Hindi ganun katapang amoy niya. Kailangan mo ilapit at talagang singhutin. So, hindi matapang. Okay? Curious ako ah. Inumin natin, guys. Cheers. Yung aftertaste ng pait, sakto. Ulit. Alright. Nakatitikman ko agad yung aftertaste pagkadikit sa dila. Meron din sa dulong konti ng aftertaste o pait. Pero minimal lang. Hindi siya katulad ng mga alak na Carlsberg, Asahi. Talagang mapait na mapait ito. Mild lang po ang pait ng alcohol niya, guys. At full ang flavor niya. Makakatikim ka ng konting asim. Ganun ang lasa niya, guys. Tikman nga natin to, guys, with pulutan. Rum, pork and beans. Na tikman ko to kanina, mas masarap pa rin yung Hans pork and beans. Ito medyo malabnaw yung sauce, kulang na ang tomato sauce. At nabanggit ko nga kanina, guys, kapag beer, bagay na may pulutan. Itong mga hard seltzer na to or spirit, di kailangan ng pulutan. Kaya niyang inumin, kaya mo siyang inumin na di kailangan ng pulutan. Etong mga beer, masarap to. Sumasarap siya lalo pag may kinakain ka. Especially pag maalat. Kaya karamihan ng mga pulutan, guys, ay maalat. Bagay ang maalat sa alcohol. Matamis? Ah, pangit yung matamis. Huwag kang magpulutan ng matamis pag uminom at I think hindi siya bagay. Nakakaano ng tiyan. Pwede kang sumuka. Right. I think itry nyo to, guys, pag nakakita kayo, kasi ale type ang mga beer na to. Hindi ito yung typical na San Miguel beer, Red Horse, Corona, Tiger, beer na beer, lager, lahat yun. Minsan lang kayo makakita ng mga type na ale na beer sa Pilipinas. Iba ang lasa niya. Mas full, may konting asim, malabo. Yan po ang mga lasa ng mga ale na beer. Pero itong type na to pang chill to eh. Hindi masyadong mapait. Meron pa silang product na mas mataas ang alcohol, parang kasing level ng Red Horse. Alright, guys. Recommended ko yung beer na to. Hanapin nyo. Bira manap to. Nakita ko lang to sa BGC sa Manila. Tagig. Nung bumisita kami doon. See you guys next week. Bye-bye.